Tapos ni Ronald Fontanilla, anak ko ni Adolfo at Marilyn Fontanilla, pang-apat po sa aning mga kalabat mo. Ay mga anak ko sa baga, at kung saan bumibundi ko ako ng nag-aaral, at ako po ay isang pastor. Kaya sa mga hindi po nakakilala po sa akin, pastor ko. Yung pinakahuling beses po na ako po ay magsalita sa harap po ng distrito ay noong 2019 pa, panahon po ng CI sa harap po ng mga kabataan. Kung saan po yung mga kabataan ay napakinggan po yung testimonyo ko. And we are very eager to hear po kung paano gumawa yung Diyos sa akin. Ang kwento ko sa kanila noon, ako ay dating sugapa sa bisyo, inom, yung sigarilyo, karanasan kami mag-drugs, karanasan kami mag-nakaw. And then sabi ko, ganun ba? Alam ko, na yun yung gusto niyo marinig. Kasi totoo lang, di yun totoo sa akin. they are eager na marinig po yun. Kasi gusto ko na marami marinig na yung dramatic na buhay transformation ng isang tao patungo po sa pagkakilala sa Panginoon. Pero ako po hindi. Hindi naman po ganun ka-dramatic yung buhay ko. Ganun ka-drama yung aking buhay. Lumaki din naman po ako sa isang Kristiyano, pamilya. May pagkatapat po sa Diyos at hindi ko naman naranasan yung gano'n. O, bilang isang tao, syempre, kakasalan. Naranasan din bilang isang kabataan na matroba, magkaroon ng konting kasiyahan, maranasan yung curiosity sa iba't ibang mga bagay. Ganyan pa man po, ando ko, napakasimple lamang din naman po ng buhay ko. Parang hindi naman gano'n. Hindi ako ganun ka-proud sa kung paano yung buhay ko po. Ang totoo po ng sabihin po ni P.S. Mar sa akin, na ako po yung napili ngayon na tatayo upang magtipo ng testimony. Natanong ko po sa aking sarili, bakit ako po yung napili ng Board of the Lighting na magbigay ng testimony? Ako po ay isang tao na parang wala naman pong dapat na itaas o ika-proud sa aking pong buhay. At the age of 34 na po. Sinabi ko po sa inyo, hindi po alam ng iba yun. At the age of 34, kung saan yung iba kong kabatch, may kaklase ko po noon, may sarili na silang bahay, may sarili na po silang mga sasakyan, kotse, may sarili na po silang pamilya, ako, wala, kahit isa sa mga ito. I didn't even have a degree po sa pag-aaral. And, ngayon maskin po, truthfully, sa akin po, bakit ako yung napili ng Board of the Lord? Na siguro kasi nga, hindi talaga nila ako kilala, kaya dapat lang na mag-testing yung buo ko ngayon. Natuloy po yung lahat po ng ito. Wala naman akong dapat po ika-proud sa akin po sarili. Wala pong dapat itaas sa akin po sarili. But then, God help me to realize po yung sa bagay. Testimony is not about me. Yung pagbibigay po ng patotoo ay hindi po para po sa akin. Hindi po sa kung ano yung meron ako, kung ano yung wala ako, kung ano yung nagawa ko, kung ano yung hindi ko nagawa. Ito ay kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Kung ano yung meron ng Diyos ay binigay sa akin na yung Diyos yung bumuno sa lahat ng ito. It is about God. Tungkol lang po ito lahat sa Diyos. Kung ano yung ginawa niya sa akin, at kung ano ba yung layunin niya, plano niya po sa akin. At kung babalikan ko po yung maraming panahon sa aking pong buhay mula sa aking pagkabata, hanggang sa panahon po na ito, hindi ko kayang bilangin. Hindi ko kayang isa-isahin po yung kabutihan, yung pinagkaloob ng Diyos sa akin, yung pagpapala, yung biyaya niya. Kaya ang ganda po ng message ko kanina ng song, yung sukdulang biyaya ng Diyos. Hindi ko kayang pantayan, hindi ko kayang bilangin, kahit anong salita. Kahit anong gawa, hindi ko kayang pantayan yung kabutihan po yun ng Panginoon sa aking pong buhay. Nung bata po ako, hanggang po pala ngayon, 5 beses po ako nililigtas ng Panginoon sa tiyak po ng kamatayan. Siguro hindi ko alam nung parents ko na hindi ko. Pero nung bata po ako, then siguro po 10-11, sa Bagak po kasi, beach resort po, may Las Casas pa, may ilog po dati doon. Mahilig po akong mag-isa, maligo mag-isa. At yung ilog po niya, mawala po yung Las Casas, kung maalala mo po ninyo.
Hindi ko po na malayan na napunta na po pala ako sa sobrang lalim na tubig. Mag-isa ko lang. Hindi ko alam kung paano po ako nakaligtas. Hindi ko alam kung paano ako nakasurvive doon sa tiyak na pagkalunod po ngayon. Walang tao. Kasi malayo po yun doon sa mismong karagatan doon sa marami pong nag-image. Isang bagay po na pinapapasalamat po ko sa Panginoon upang pinabalikan ko yung panahon po na yun. Tatlong beses din po akong nakasurvive sa motorcycle crash. Yung pinakahuli po, yun ang ayaw po sa akin sa distrito, sa Dinilupihan, kung saan, una aso, pangalawa, yung sa tayawag po, and then pangatlo po, kung alam po ninyo nakapunta po yung highway po ng papunta ng Olongga po, yung highway po na yun, sobrang dami pong nagdadaan ng malalaking sasakyan doon, mga truck, mga 18-wheeler na sasakyan, mabibilis ng mga kotse, mga motor. And then, again, si Pastor, walang nadalala. Na-accidente na naman ulit sa aso. Nasa gitna po kasi ng kalsada habang nagmamaneho po ng motor. Nalap niyo po ba yung oras na yun? 10 a.m. Kung saan po, sabi ko nga po sa inyo, dumadaan po yung mga truck. Alam po ninyo yung panahon po na yun, ang kasunod ko lang. Tricycle. Kaya nung na-accidente po ako, nasagasaan po ang tricycle. yung pamahay ko po, nasagasaan. Kaya sa biyaya ko po ng Panginoon. Buhay ko ako. Gumagawa po ako. At patuloy po hindi ako pinabayaan ng Panginoon sa pagkakasal ko ng Panginoon. Ito po, nung may pangyari po, waling taon ko po yata nung sabagak. Nilisino ko sa home church ko po. Hapon, papauwi po ako galing sa isang gawain. Panahon po ng tag-ulan. Hindi ko po alam bakit po muntik-muntikan na po ang tamaan ko ng tiglan. Nakita ko po yung purple sa harap ko. Sa paligid ko yung muntik. Pero again, yung Lord hindi po niya ako pinabayaan. Ilan lamang po yun sa kabulihan po ng Panginoon na pinaranas niya po sa akin. Ilan lamang po yun sa kabutihan ng Panginoon na ginawa niya para sa akin. Wala akong kahirap-hirap, pero yung Diyos yung gumawa at nagligtas po sa akin. Yung Diyos yung naranasan po yung kabutihan niya, yung pag-iingat niya, yung pagkalingan niya sa akin. At yung decision ko po bilang isang pastor, ito po ay pagtitiwala ko po sa Panginoong Diyos. Meron po akong magandang trabaho, bago po ako pumasok po sa pagpapastor, binata, pwede ko pong mabiling gusto kong bilin, pwede ko magawa yung gusto kong gawin, walang ka po pamantin ko, maraming gusto, maraming pwede pong makaagaw po ng atensyon. Ngayon pa man, nung tinawag po ako ng Lord, 8 years po yun, nagtago po yun ako, nag-decide po ako, mag-pastor ng CI. But then, nagtago ako kay Lord, kasi naranasan ko po na masarap pa lang, masarap pa lang mag-isa. Magagawa mo yung gusto mo, tapos lalo pag kumikita ka pa, masarap pa lang na magsarili ng buhay. Wala isang pamilya, wala nakikialam, wala nagagalit, wala nagsasabi ng kung ano mo sa'yo. But then, after 8 years ng pagtatago kay Lord, patuloy pa rin po yung tinatawag. Kahit doon sa panahon po ng aking pagkatrabaho, nakikita ko po na nagsasalita ko sa harap ng pagkatrabaho ko. Sabi ko po yung isang vision ko ngayon na pinakita niyo po sa akin. Nung nag-desisyon po ako ngayon sa pastor, kaugnay po nun yung pagtitiwala ko sa Diyos. Kasi alam ko, hindi ko na may didigay sa family ko yung dati ibigay ko ako ang may pangas ko na trabaho, regular na trabaho. Yung po umiiyak, buhay-puyak lang po ako. Kaugnay po nun yung pagtitiwala ko sa Lord. Sabi ko kay Lord, hindi ko na po mababantayin yung family ko, malalayo po ako.